Ngayong gabi ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, and I was tasked to share the Word of God with you. Amen po ba? Okay? At hinihingi ko pong inyo pong tulong. We are partners in Christ. Amen? Okay, when I say, pagka sinabi ko po na identity, pwede niyo po sabihin in Christ. Okay? Identity in Christ. Okay. So po, identity in Christ. Amen. So, identity in Christ. Yan po yung ating pong pag-uusapan ngayong gabi. At alam naman po natin, amen. So, malapit na pong bumalik yung ating pong butihing tata, yung ating pong bishop. Okay? Nasa Qatar po siya. Again, sabi nga ni Lord, go ye and preach the gospel and make disciples. Okay, kaya yung ating pong bishop ay pumunta po no, sa mga nation like Qatar to make disciples. Amen? So, yung pong great task ng Panginoon ay pinagawa po ng ating pong bishop. So, kaya nandun po siya nag-disciple po ng mga leaders. Okay, everything, water baptism, camp meeting. So, maski po Bible study na rin. Okay? Na, di ba po, minsan, naabot sila ng alauna hanggang alas kos ng madaling nagwa-water baptism. But if you think of that, talaga hindi po sa kapangyarihan ng Panginoon, just to make disciples for the glory of Jesus. Amen? Kaya salamat po sa inyong patuloy po na suporta, panalangin, amen, sa Life Giver Church, sa leadership, sa ating pong bishop, sa kanyang family, at sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? So, pwede pong palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. So again, my text message for tonight na sasabit ko po ay yung ating pong text verse ay nasa 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Ito po, ang tawag ko po dito is five fingerprints of God. Fingerprints ng Panginoon sa atin. Na sinabi po dyan that you are a chosen generation. So, dito po iikot yung aking pong body message for tonight. 1 Peter chapter 2, verse 9. Okay? Sabi po sa aking pong Bible, hallelujah. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, amen. Praise the Lord. Ayan. Salamat po kayo. Okay, that you may proclaim His praises. So that is the reason why kaya tayo pinili ng Panginoon. You are a chosen. You are peculiar. You are a royal belong family. Hallelujah sa pamilya ng Diyos, royal priesthood of God. Sabi kong ganun dyan. And it says here that you may proclaim His praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Then verse 10, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Before we are rejected and now we are accepted. Sabi po sa message translation. Okay, shall we pray, Lord? Maraming pong salamat for tonight. Thank you for this wonderful presence of yours na lagi po namin kasama. And we pray that you open up our hearts and mind. At salamat po sa iyong kapunuan sa aming pong espiritu na born again na nakakilala sa inyo. And we pray that ma-harness namin yung aming soul, Panginoon, na doon po sa mga pagpapalang ibinisto po ninyo sa aming pong mga spirit na nakakilala sa Panginoon. Ginawang perfect, banal, righteous ng Panginoon. So that's why we are accepted in the beloved. In Jesus' name, ang bawat isa po'y magsabi na Amen and Amen. So, this month of June, napakinggan po natin ang mga mensahe ng Panginoon. Amen. So, patungkol po sa kapangyarihan ng Diyos kay Pastor Alex concerning the unmerited power of God, Philippians 4:13, hallelujah, through Christ's name, so we can do all things if you are in union with Christ.
Amen. At kay Pastor Dante yung joy, hallelujah, which is that is one blessings of the kingdom. The kingdom of God is not only food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen. At ang maganda ding mensahe na sinabi po sa atin po ni Kuya Hill, ni Pastor Hill, about the love of the Father. Amen. At habang pinapakinggan ko to, nakikita ko po yung pong identity lalong gumilinaw. Kasi pagka talagang naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ang lalabas po dyan ay yung identity ng bawat isa. Amen? Sapagkat in Matthew 3:17, noong nakita ni John the Baptist ang Panginoong Jesus, even in John 1:29, nung babautis one, sabi niya, look, this is the Son of God. Behold, the Son of God. Hallelujah. Jesus Christ, behold, the Lamb of God, who will erase all the sins of the world. He will take away the sins of the world. No, imagine that. So, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Nalulugod ang Diyos Ama. So, we can see here yung pong word na affirmation galing sa Ama. In-affirm ang Panginoon that He is the well-beloved Son na nalulugod ang Diyos Ama. Now, if you think of that, that is a state of being blessed and favored, not only in His earthly ministry, but eternally. Okay? So, kaya po yung affirmation ng Diyos Ama sa Panginoong Jesucristo ay yun po yung pinaghuhugutan ng kanya pong pagkakilanlan sa kanyang sarili. Amen? Identity. Kaya naalala ko yung mga young people natin at young adult, okay, doon po sa San Martin Satellite. Ay minsan, monthly, I mean, ay nagkakaroon po kami ng monthly gathering ng mga youth, but weekly, we have a micro cell group, sabihin maliliit na grupo-grupo lang, nagkakaroon po kami ng open cell, Bible study. Okay? At a part of that, after a month, ay nagkakaroon po kami ng team every month. At ngayon June, nung kumakain po kami dyan sa Pontera at sa Macdo, minute ko po yung mga leaders po natin doon ng mga kabataan, mga 12 to 15 na mga youth, at mga young professionals na po yung iba. Okay? Sabi ko, ano magandang ano natin ngayon June? Sabi nila, pag June, maraming pumapasok na bata na sa eskwela, no? Yung pinaaalala natin, enrollment at araw ng kalayaan. So, sabi nila, dapat lagi nila suot yung ID nila sa campus. Sabi ko, maganda yan. Wear your ID. Wear your identity. Nakita ko sa Romans 6:6 na we can walk in the newness of life. Pag alam po natin na yung identity po natin ay kasamang na-immerse o napako kay Kristo Jesus. Amen? So, babagon ka sa isang panibagong new life, bagong buhay. Kaya nagkaroon kami ng hashtag newness, okay, wear your ID. Amen? So, it speaks about identity. Okay, it speaks about identity. Kaya, napakahalaga ng pagkakilanlan sa ating mga sarili. So, identity, ang mahalaga dito is who you are in Christ. Amen? So, sa susunod na slide natin, sa mundong kinagagalawan natin, minsan sa aptan, pagkakilala sa ating sarili, ay minsan kung anong sinasabi ng tao, lalo ng mga kabataan, ito yung pinaghuhugutan ng kanila pong validation. Okay? So, na-share ko doon kasi sabi ko na kapag ka, hallelujah, ang mga kabataan ay kung anong sinabi mo minsan sa kanila, yun ang pinaghuhugutan ng kanila pong validity. So, kung ano ang sinasabi ng mundo. Okay? Kaya lumabas dyan na mahalaga kapag ka nawawala ang identity, dapat malaman yung totoo niyang pagkakilanlan sa kanyang sarili. Okay? Kasi doon sa atin, sa San Joaquin, may mga namimita ko doon mga kabataan, mga youth, na kaya pumapasok sa eskwela dahil gusto niya lang gumrupo-grupo. You know, patalong-talong lang ang eskwelahan. Okay? At gusto niya lang makilala yung kung anong grupo. Actually, grupo na sinasalihan ay hindi po yung grupo ng, di ba, club ng mga patungkol sa academics. Hindi po. Patungkol po sa mga barkada.
Okay? Kaya magulang, paaral na paaral, so yung anak niya pala ay member na pala ng ganitong fraternity. Okay? Kasi doon niya hinahango at binavalidate yung kanyang pagkakilanlan sa kanyang sarili. Okay? At napakahalaga pag nawawala sa sarili, okay, sa pagkakilanlan sa sarili, mahalaga po yung fingerprints. Okay? Mahalaga po yung fingerprints identification. Kasi ito po yung magbabalidate kung sino ikaw. Na minsan nawala sa sarili nung nagtambar, nakilala, ay, ito pala si ano. Okay? Nakaregister ka, so makikilala kung sino. Kaso ngayon, nowadays, marami pong identity theft. Di ba po? Marami pong yung identity ng tao ay ninanakaw. Ginagamit nila yung identity ng iba just to steal. Okay? Sa atin, sa Pilipinas, nauuso na po yan. Di ba? Minsan sa public media, ipapalabas sa TV, na itong batang ito ay nawala sa magulang at hindi na alagaan at may nakapulot na isang foreigner. So, dinala po siya ng Canada at pagdating doon, nakapag-aral, nagtapos, naging well-off sa buhay. Tapos bumalik ng Pilipinas after 35 years o 33 to 35 years, hinahanap niya ngayon yung kanyang totoong mga magulang. So sa Pilipino, so aalamin nila, okay, marami mag-claim na anak ko yan. Okay? So kaya uso ngayon yan, napapanood natin sa news. Di ba po? Tapos aangkinin, so magpapa-DNA test para makita kung sino yung totoong magulang. Kahit identity. Okay? Kahit sa atin pong mga accounts, di ba? Kaya ngayon, pagka nag-withdraw ka, kaya dapat yung account number mo talagang iniingatan. Hindi basta-basta lang na ipinapasa sa messenger. Kasi marami ngayon na nakukuha yung mga account nila kasi yung number nila binibigay nila sa messenger. Okay? So, nakakapasok po. So, kaya meron pong theft identity. So, yan po ay isa pong intentional na pandaraya sa isang pong tao. Okay? So, identity theft. At may illustration po ako dyan patungkol po sa identity. Okay? At isa po dito, may isang tao, so hindi ko lang po kumbaga pinakita po yung picture. May isang tao po na siya po ay bugbog, iniwang naked at walang identification. For the past 8 years, nagsuffer po siya ng severe total amnesia. Okay? Lahat na po ginawa, DNA test, fingerprints, pero hindi po siya nakakilala. Even the news national TV show, wala po nag-claim ng mga mahal sa buhay. So nag-hired ng mga private investigator, hindi po siya rin nakilala. Natagpuan, I mean. So imagine if that person is you and you don't have recollection of who you are. So medyo scary po ito at isang ayaw nating salita, isang malungkot na pangyayari at kasaysayan sa buhay ng isang tao. Yung wala sa recollection ng identity. Kaya dyan sa susunod na slide natin, no? Kilala niyo po ba yan? Imagine if this person is you, ay talagang mahirap, no? Pakalat-kalat po yan sa kalsada. At ito po yung susunod na slide. Kilala niyo po yan sa FPJ. Sino ba yan? Ang si Bong identity. Sino po nakakakulik dyan sa istorya niya? Okay, mga kababaihan. Okay, mga kalalakihan. Okay, kilala niyo po si Jason Bourne. Isa po siyang, basta pelikula, isang CIS o CIA agent. Siya po yung pinakamataas pumalon sa parang Navy SEAL. Team leader ng kanya pong team. Pagdating po, pinapadala po siya sa gera. At ano po nangyari sa kanya? Nawala yung recollection ng kanyang identity. Okay? But that was exactly rin ang ginagawa sa atin ng kaaway, ng problema. Okay? Minsan sa tinggi po ng gera, kahit maliit na gera lang sa tahanan, malaki ang epekto nito sa maliit na bata. Nawawala yung kanyang identity. Di ba po? Kaya nabuso na ngayon yung occupational therapy.
sa mga bata, nauso na po yung alternative schooling, nauso na po yung iba't ibang approach ng pag-aaral sa bata. Ngayon lang nauso yan, yung dati naman, conventional lang ang pag-aaral natin, di ba po? Papasok lang tayo sa ating eskwelahan, bitbit natin yung ating mga libro, kwaderno, e bakit ngayon po ang dami pong iba-ibang system o variety of approach paano turuan ng bata. Yan lang po kasi talaga yung mga, kumbaga, panahon ngayon, the Generation X. Okay? Lumabas na dyan yung mga pelikula ng X-Men, no? Lumabas na dyan yung iba't iba pong approach, very virtual na, kumbaga yung reality virtual, very digital. No, kaya sa Amerika, even sa ibang bansa, lalo na maraming kabataan ang nagsasuffer sa tinatawag nilang digital identity. No, pag wala silang bagong cellphone, no, katulad ng cellphone ko, papatay-patay ko. Okay? So kapag wala ang bagong cellphone, hallelujah, parang nawawala yung identity nila. Di ba? Pag wala silang bagong sapatos, pag hindi sila nakakasama ng mga kabarkada para nakakapasyal-pasyal sa magagandang lugar, nawawala ang identity. No? Nawawala ang sarili. No? Eh, kami nun ni Brother Noel, bakit kami ng church? So, wala kaming cellphone, pandinig lang po yung hawak namin. Okay, so wala kami nga, may gaming watch nga eh. So, talagang ngayon, pag wala ng gadget, di ba? Yung mga bata ang lungkot ng buhay nila. Okay? So, yun po. Kaya, napakahalaga po ng pagkakilanlan. Kasi, minsan dito nila hinuhugot yung kanilang pagkakilala sa kanilang sarili. So, mahalaga po na alam natin kung saan po natin hinahango yung ating pagkakilanlan sa ating sarili. Identity? Nakalimutan na. Okay. Identity? In Christ. So, parang mahina. Ano? Identity? In Christ. Okay. So, identity? In Christ. So, napakahalaga po ng ating identity. So, what's identity? No? Sa John 10:10, yan po ang gusto po ng kaaway. Okay? Satan comes to steal, to kill, and to destroy us. No, ang kaaway, gusto niya, he tries to pervert, to steal, to kill, he tries to distort our image, our identity. Not only distort, but he wants to destroy it. Our spiritual identity. Kaya kailangan ni Eva Adan yung kasalanan. Laman ng mabuti at masama. Di ba po? Hallelujah. Ano po nangyari? Nasira ang identity ng tao. Ang hindi alam ng kaaway, yung fingerprints ng Panginoon na iwan sa tao. Yung nature, yung hininga ng Diyos. Siya lang ang tanging nilalang na hinihahan ng Panginoon at pumasok yung imahe ng Diyos, yung image ng Panginoon, yung identity ng Diyos ay nasa tao. Kaya gumawa ang Panginoon ng rescue plan. No? Nung una, nilikha ang lahat ng bagay in Genesis chapter 1 to chapter 2, ang tawag natin kay Lord ay Creator God, ang tawag ay Elohim. Amen? Pagdating sa chapter 3, nung nag-fall ang tao sa kasalanan, nadagdagan yung Elohim ng Yahweh. Yahweh Elohim. Ang ibig sabihin ng Yahweh is God-keeping covenant. Nagtayo ang Diyos ng isang tipanan at kasunduan sa tao. He kept it. Okay, he is the God-keeping covenant. So that's why his name is Yahweh Elohim. Di ba po? Tapos pagdating po sa panahon ni Abraham, dumating na po yung mga attributes, yung mga karakter ng Panginoon na nagpapakilala. He is the Jehovah, the Yahweh Elohim, Jireh. Okay? Jehovah Jireh, God of Victory, Jehovah Nissi, Shilkinu, Righteousness, di ba po? Rohi, Shepherd. So, lumabas na po yung mga different redemptive names of God. Being a covenant-giving God. Amen? Pero pagdating sa bagong tipan, hallelujah, ito na po yung pangako ng Panginoon. Hindi na sapat na para likhain niya ang mundo ng pamamagitan ng kanyang salita dahil yung tao ay nahulog sa kasalanan. Hallelujah, hindi na sapat yung spoken word na maging banal ka. No, hindi na po ganun. Hindi na yung katulad na magkaroon ng ibon sa iyong papawid. Anong ginawa ng Panginoon? John 1:12. John 1:12.
14, okay, to 16, okay, nagkatawang tao ang Panginoon. His spoken word is not enough. The word became flesh. Hallelujah. And dwelt among us. So imagine that, although the world knew him not, hindi siya kilala ng mundo. Why? Because our identity was lost. Okay? So gusto ibalik ng Panginoon yung totoo nating pagkakilala sa ating sarili. And the real you is your spirit na na-born again. Amen? Yan po yung totoo tayo. That, yun po yung niredeem. Yun po yung may wangis ng Panginoon. Amen? Identity? In Christ. Okay? Amen? Identity in Christ. So, the enemy, para i-steal niya, paano niya ginagawa ito? How does he do it? To steal your identity. Ito mga mabababaw lang na pointers. Una, by the opinions of other people. No? Ang tao kasi, by the opinions of other people, they want you to be not God wants you to be. Kung sa pagpinakinggan natin ang opinion, we respect opinions, amen? Pero pag nag-dwell tayo sa opinion ng ibang tao, hallelujah, at doon lumikot yung buhay po natin, okay? Minsan nagiging point po ito para hindi mo makilala yung sarili, yung pagkalikha sa iyo ng Panginoon. Amen? Eh, ang tao pa naman, mahilig gumawa ng forum. Okay? Gusto niya na para lang na kumbaga, ang tao ay mani-conform doon sa image na gusto ng tao para sa iyo. Okay? No, alam natin yan, yung palangkap, di ba? Pagka umaakyat na yung isa sa taas, hilahin pa baba. Di ba? Yung palangka mentality. So, yung palangka identity. Trump mentality, di ba po? So, sa mga kultura ng iba pong mga paniniwala ay uso pa rin yan. Amen? Sa trabaho, even sa commercial, sa working place, sa marketplace, no? Ayaw nila yung napopromote ka. Amen? Di ba po? So, yan po yung mga opinion po ng tao. At kung dito natin nagugutin, so the enemy tries the opinion of others people to take you out and mold you according to their image. But not in God. Kaya makikita nyo dun sa kanilang slide natin, sa number 11. So makikita po natin na yung mga kamay nakatulog po dun sa babae. O kaya wala, yumuko na lang siya. Okay? So napakahalaga po kilala natin ang ating identity. Amen? Identity? In Christ. Amen. So your true identity, according to Blaise Pascal. Okay? So si Blaise Pascal ay isa pong a philosopher, a believer of God in 1600, but in late 17th century, na-discovery niya, sabi niya sa kanyang sarili, not only that we know God, okay, but we can know only ourselves, hallelujah, nagre-resurrect yung cellphone ko, we can only know ourselves through Jesus Christ, okay, and we can know life from Jesus in Christ. Ibig sabihin, sabi ni Blaise Pascal, okay? Totoo ito na bilang isang philosopher na malalaman, hindi lang mahalaga na makilala natin ang Diyos. Ang mahalaga, makita natin kung sino tayo kay Kristo Jesus. Kung ano ang pagkakilandan sa'yo ni Kristo. Because diyan po nagmumula ang buhay. Life flows through Jesus Christ, and we can only know life from Jesus. In Christ, you have all the realities of life. So we need to be in union with the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So sa susunod po nating slide, makikita niyo po dyan yung pusa. Pagtingin niya sa salamin, naging, ano po, kunting. Okay, naging yun. Di ba po? Self-esteem po yan, yung pong image na yan. Self-esteem. But what I'm trying to point out here is Christ-esteem. Amen? Philippians 4:13. Pero sabi dyan, what matters most is how you see yourself. What matters most is how you see yourself. Ibig sabihin, mahalaga makita mo rin
kung paano ka dinisenyo at nilikha ng Panginoon. God's view of me in Christ. Okay, in our next slide, we can see here, yun pong verse na Romans 6:6 and Galatians 2:20, very outstanding po dyan yung salitang crucified with Christ. O our life was buried with Christ. At nung nabuhay si Kristo, hallelujah, nagkaroon po tayo ng newness of life. Nung nag-emerge yung buhay natin kay Kristo, we experience that kind of life in Christ, the newness of life. At paano po ito nangyayari? Di ba alam naman po natin sa krus ng Kalbaryo, 2 Corinthians 5:21, the place of substitution, habang ang Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, sumigaw siya ng tetelestai, it is finished, tapos na, bayad na ang kasalanan ng sanlibutan, pero hindi po natapos doon. Amen. Nung sumigaw ang Panginoon na tapos na, ibig sabihin bayad na, pero sabi ng kaaway, bayad na nga. Nasa ang resibo, nasa ang katibayan. After 3 days, nabuhay ang Panginoon. So the resurrection of Christ is the divine receipt na kayo nga ay hindi lang bayad, declared righteous, declared holy. Nakita niyo po yung mga inilagay po dyan, nilagay po nung David. Greatly blessed, no? Highly favored, no? Puro identity po natin yan in Christ. You are deeply valued, deeply loved, alive and free. Okay, hindi po Hillsong yan, alive and free ng Hillsong. Okay, doon sa California, New York. Okay, alive and free, forgiven, saved, righteous. Okay, yan po yung mga identity natin sa Panginoon. Amen. Sabi kong ganun dyan, according to Andrew Parley, sa Andrew Parley, isa pong ginagalang po sa when it comes to grace message, sabi kong gano'n dyan, Christian, you are righteous. Kasi nag-emerge na yung buhay natin kay Kristo. Because of your spiritual DNA. Okay, of course, okay, may paborito ni Pastor Jason, sabi ni Bishop. Okay, sabi ni Bishop. Yung DNA ay, kay Bishop ko lang po ito narinig. Ang ganda ng explanation. No? Kaya kung gagawa natin ng book si Bishop, sabi ni Bishop. No? No? Ang according sa DNA ay dugo ng ama. No? Imagine, yung dugo ng ama ay nasa atin. No? Yun po yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. No? The law of substitution. What I mean law is the principle of substitution. May prinsipyo ang substitution eh. So ito po yung the law of substitution or the law of imputation. Kaya yung righteousness ni Jesus imputed upon us, ang tawag po dyan is the principle of imputation. Medically speaking, ang ibig sabihin po nila yan sa medical science ay, halimbawa yung tao ay may sakit. Okay? Usually pag may sakit, naubusan ng dugo, ano pong ginagawa? Nagdo-donate tayo ng dugo. Pero may limit yung donation. Okay? Ng dugo. Pag nag-donate ng dugo, isasalin doon sa taong kulang ang dugo na may sakit. Di ba po? Pero yung substitution na binabanggit po talaga, yung the principle of substitution, it is an accounting term, marketplace term po yan. Okay? Sabi pong ganun, yung substitution ay yung dugo ng taong may sakit, ililipat sa'yo na walang sakit, at yung dugo mong walang sakit, ililipat sa kanya. May papayag po ba yan? Okay? Siguro mag-donate na lang. Pero yung ililipat yung dugo mo sa may sakit, okay pa, eh yung dugo niya ililipat sa'yo. Yan ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ating kapintasan, lahat ng ating mamamait na kahapon, hinigop lahat ng Panginoong Jesucristo nung siya ay sumigaw ng finish! Bayad na! Amen? At lahat ng kanyang katwiran, lahat ng kanyang kabanalan ay ibinigay sa iyo at sa bawat isa sa atin. Kaya nabuo ang ating identity in Christ. Amen? So, palakpakan natin si Lord, no? Sabi ng isang pastor, pinapalakpakan niyo. Amen? Ang Panginoon. Amen? Identity in Christ.
So, nagkaroon po ng spiritual heart surgery, your inner core being crucified with Christ, and you thereby emerging a new person inside of you, that you are declared holy, your state is blameless, and no matter what, hallelujah, the fingerprints of God, His holiness is upon you. Huh? The word emerging. Okay, babanggitin ko ulit, no? Pastor Jason. Okay, sabi ni Bishop. Okay? Kasi nagkikita ka ako. Sabi ni Bishop, sa water baptism. Okay? Ang ibig sabihin ng salitang baptism ay bapto. Nang galing sa salitang classical Greek na ang bapto ay lumulubog. Sabi ng mga classical Greek, the boat is bapto. No? The boat is sinking. A deep morsel of bread na sinawsaw sa mainit na kape. Yun po ang ibig sabihin ng immersion. Hindi po yung pagsinawsaw, bibitawan. Lunod po yun, ang tawag ko. No? Although, ang ibig sabihin po ng immersion is submersion. Parang submarine, nagsasubmerge lang sa tubig. Maala, aahon din yun. Amen? Kasi pag matagal yun doon, wala namang hasan yung mga nakasakay sa submarine. So kaya, hindi sila po pwedeng matagal sa ilalim ng tubig. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, immersion is, i-immerse ka sa tubig, pero ang talagang dahilan ng para bumangon ka ulit sa panibagong buhay. Amen? Kaya nga lahat ng binabaptize ay hindi pa ganun. Di ba? Ganun daw, may utang. Ang baptism ay paliyan. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi para makita mo yung langit. Okay? Bumangon ka sa bagong buhay. Amen po ba? Yan yung Romans 6:6. Nung si Kristo ay namatay, na maganda yun sa Message Translation, basahin niyo po yung Romans 6:6. Okay? Na nung tayo ay in-immerse sa tubig, bumangon. Okay? Si Kristo, in-immerse, inilibing sa lupa. Nung in-immerse si Jesus Christ sa lupa, paglipas sa ikatlong araw, bumangon. Nung bumangon, kasama kang nabuhay. Amen? Hallelujah! We are alive in Christ, in the newness of your identity in Christ Jesus. Amen? Amen po ba? So, iba po yung immersion. Amen? Kaya ba natin paghiwalayin yung asukal, gatas kape, na hinalo, tapos ininom natin, pumunta na sa ating stomach, at nandun na yung conception process, kinukonsip na ng ating stomach. Kaya ba natin paghiwalayin yung kape at asukal na naunan mo? Di ba hindi kaya? No one can separate you from the finished work of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen? Hallelujah. Amen? In Christ, reality. Okay? Naganap po yan nung tayo po ay naki Jesus Christ. Identity? In Christ. In Christ identity. Tingnan nga natin sa next slide. Every believer. Okay? Romans 6:6. Okay? Praise God. Ang sarap po dito sa stage. Ang damit. Para akong nasa sablohin. Okay? Romans 6:6. Okay? Romans 6:6. Every believer, sabi nga, our old sinful selves were crucified with Christ. Amen? Emerging in Christ Jesus. Bakit? So that sin might lose its power in our lives. Inalis yung bangis at yung venom ng kasalanan sa ating espiritu na dati at ngayon ay naborn again na. Okay? Ang tao kasi akala nila kaya alisin yung kasalanan na pumasok sa ating espiritu sa pamamagitan ng dasal. Sa pamamagitan ng spiritual ceremony and activity na ginagawa sa simbahan. Sa pamamagitan ng performance doctrinal base na paniniwala. Okay? Kaya lahat ng tao, talagang nagpe-pray sila ng 5 beses sa isang araw, may mga ganyang paniniwala. No, kaya nung kalaban ng iba, tayo na lang 7 beses tayo manalangin sa isang araw para hindi lang tayo 5 times a day.
Okay? Ang tawag po pag lima sa iba ay sala. Okay? Pag pito, sila. Pito sila. Okay? So, kaya nandun po, akala natin, Judah, nalilinis at naaalis yung kasalanan sa ating mga espiritu. Kaya maraming mahal sa buhay na nandun na po sa pamamahingang pamamaraan, nagdadasal pa din para mapatawad ang kasalanan. No, akala nila ang naglilinis ng kasalanan natin ay yung mga dasal natin. No? Again, John 1:29, look intently to the finished work of Jesus Christ. He is exactly the Lamb of God who will take away, who will erase all the recollection of sin in your life. At si Jesus lamang at ang kanyang banal na dugo ang may kayang alisin at tuldukan ang gawa ng kasalanan sa ating mga buhay. Romans 10 verse 4, even hallelujah, Jesus Christ is the end of the law. Okay? Siya po ang tundok at tumundok sa lahat ng pagpapahirap sa buhay ng isang tao. Akala kasi ng tao by obeying the law na binabanggit po, po dito, hindi po yung law of the lands, yung Ten Commandments. Akala natin pag na-perfect yun ang tao, ay maaalis yung kasalanan. The law cannot make you holy. Okay? The law is holy. Pero the law cannot make you holy. Only the finished work of Jesus Christ, pag pinaniwalaan natin, can make you justified, sanctified, holy, and accepted in His holiness. No, kaya, without holiness, no man can see God, di ba po? Okay? So, kaya ang tao gusto nilang maging banal. Kaso yung pamamaraan ng tao ay hindi sapat. Kaya si Jesus na mismo, tinundukan niya na po. Gumawa na po siya ng rescue plan. And all we have to do is to accept it and to believe it. The purpose of why we are being crucified with Christ, pag naintindihan natin yung pag-ibig niya, yung ating identity, yan ang magbibigay sa atin ng puro upang tayo po at kapangyarihan mapalaya sa gawa ng kasalanan. Amen? All we have to do is just to harness our soul to the finished work of Jesus Christ. Kailangan niyo po ba kung sino yung finished work? Sino yung new creation? Tayo po. Amen? 2 Corinthians 5:17. Sabi ko nga eh, numili ka ng Panginoon ng creation, nagsalita lang siya. Pero sa new creation, iba to. Sabi nga, iba to, man. Iba to. Iba yung ginawa dito ng Panginoon. Amen? Inalay niya yung buhay niya. Hindi lang siya nagpadugo, kundi talagang ibinuhos niya lahat-lahat ng meron sa kanya. Amen? Yun po ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at upang makamtan lang po natin at mapalaya at mapalumbisa ang gawa ng kasalanan sa ating buhay. So all we have to do is just to harness our soul life. No? Sa 1 Thessalonians 5:23, okay? May aral dyan si Bishop. Di ba po? May aral dyan, Pastor Jason, si Bishop. Okay? Dapat malaman natin kung bakit po tayo mayroong espiritu, kaluluwa at laman. Di ba po? Ano yung aral? Dapat mag-differentiate natin sa talata ng Romans 6:6 kung sino kinakausap. Tayo po ang kinakausap, yung ating espiritu na born again ang kinakausap. Di ba po, tinuro po sa atin yan. Okay? At it was addressed to our spiritual life. So that's why yung soul natin, yung emotion, yung faculty natin, our emotion, emotional life, our decision-making skills, at yung ating pong emotion, mind will, intellect, tsaka yung ating saloobin, okay, yan po yung soul, dapat humarness doon sa labor again ng spirit. Okay? Ibig sabihin, maintindihan, mag-emerge din. Kung paano si Kristo nag-emerge sa ating mga espiritong na born again, yung ating ding kaluluwa ay dapat maintindihan natin yung sinabi ni David sa Psalm 103, Bless the Lord, O my soul, kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon, He is living inside of you, forget not all His benefits. No? Sabi ng Psalm 103, yun po yung declaration ni David. The psalmist of God declared na kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon.
kaluluwa ko, humarness ka doon sa labor na ginawa mong spirito. And what is the word? Ano ba yung word na harnessing? The word harnessing ay nakakita na po ba kayo ng zipline? Okay, tapos sa merong clamp. Okay, yun po yung harness, yung naka-clamp. Tapos pag naka-clamp na, gag-light ka na. Journey to the grace journey. So, ang mahalaga lang, i-clamp natin yung ating mga kaluluwa at physical na pamumuhay sa espiritu natin nakakilala sa Panginoon. Yun po yung tinuturo sa atin. Also by Andrew Womack. Okay? Yung harnessing. If you want to see the real you inside of you, you need to harness your soul and your physical life dun sa espiritu yung naborn again. And paano natin gagawin yan? Okay? By hallelujah, faith and confession, and also by reading His Word. No, dapat salamin niya natin lagi at pag-aralan ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen? We need to recognize the finished work of Jesus Christ in our lives. So, ganun po natin in a harness. Like David, bless the Lord, O my soul. Purihin natin yung Panginoon natin. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa verse 3 ng Psalm 103. So, nandiyan po sa ating pong visual. Ano po? Then, who forgives all your iniquities, who heals all your disease. Then sa verse 4, amen yan, ina-harness, okay? Then sa verse 4, who redeem your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Amen? Yan po yung kantang, bless the Lord, O my soul. Hindi lang po yung kinakanta natin na, bless the Lord, O my soul. Singing lang yun. Okay, pero ang ibig sabihin niya, dapat i-recognize natin yung Ephesians 1 verse 3 that all spiritual blessing must be deposited in your spiritual account. Amen? Mamaya check natin yung ating spiritual account, bank account, then you will see lahat ng mga pagpapala. Sunod-sunod po doon, adoption, okay, you are God's ownership, pag pinasa niyo po Ephesians 1. Yun po yung ating spiritual bank account. Simula nyo sa first thing up to the following. And you will see na yung account na yung bayad na. All you have to do is to harness. All you have to do is to claim it. Pasalamatan at purihin at sambahin ang ating Panginoon. Amen? Identity in Christ. Okay. Kala ko may sasagot. Identity offering. Okay. Identity in Christ. Hallelujah. So, sino po naniniwala that God's fingerprints is in you? Yung mark? Nung isang tao siya, pinag-aaralan, darating na siya, pag-aaralan natin yung mark of the beast sa Revelation. Alam mo, tingin ko po sa Revelation, the fingerprints of God was is in you. Amen? Hindi po yung mark ng kaaway. No, ang isipin po natin yung marka ng daliri ng Diyos kung paano ka nililog ng Panginoon. No, we have a song. Okay, na larawang inukit, kawamis mo. Pusong inukit, larawan mo. Amen. We have that song. Okay, na ibinigay ng Panginoon, pusong inukit, larawan mo. Kaya Panginoon, Jesus, ito sa'yo ang hinahangad ng buong puso't damdamin maglingkod sa'yo at ninanais na ang makapiling ka. Okay, boses ko kasi hindi mo pang singing. Okay, so mukhang sumisila. Okay, so kaya nakakatuwa po yung awit na ito. At dahil po dyan sa awit na yan, praise God. Amen. So hallelujah. Nakita ko po yung pong nilikha tayo at nililo larawan mo. Amen. Amen. Sino po naniniwala sa Panginoon nililo ka sa kanyang larawan? In 1 Peter chapter 2 verse 10 sa Message translation, from nothing to something, from rejected to accepted.
Amen? Amen po ba? So malamig, no? Kaya mukhang mapapahaba ako. Okay? So sa San Joaquin kasi medyo malamig to eh. Kaya napapaisip ako dito, malamig. Amen? So nakakatuwa po ang Panginoon. Hallelujah. 1 Peter 2:9, again. Tingnan po natin, we are God's masterpiece, like Ephesians 2:10. Okay, you are a chosen race, a royal priesthood, okay, dedicated nation, God's own purchase, special people, that you may set forth wonderful deeds and display the virtues, perfection of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Now, 1 Peter 2:9 dictates and declares, actually, you are chosen, royal, not orange. Okay, royal family of God. You are holy. Okay? So holy, pag nagsama-sama, nation. People belonging to God. So, you are belong to God. Where do you belong? Amen? So, yan po. Then you have received mercy. So, meron ako dyan. Hashtag number one. Sa susunod. Okay? I-hashtag mo. Amen? Hallelujah. Itatak natin sa ating sarili your identification in God's view of me in Christ. You are accepted. Sabihin po natin, I am accepted. Okay? In Christ. Not rejected. Ephesians 1:6. Bakit po tayo accepted? To the praise of the glory of His grace. Because of His grace, because of the glory of His grace, we can praise Him because He made us accepted in the beloved. In the beloved. Na dahil kay Jesus Kristo, tayo po ay tinanggap. Amen. God's view of me in Christ, because God chose you before everything. No? Ephesians chapter 1 verse 4. No, alam niyo ba, imagine, bago palikhain ng mundo, pinili ka na ng Panginoon. Amen? Bago palikhain. Okay? Sino po dito na lahat naman tayo, may pamilya na at yung first-hand experience mo na isisilang na yung panganay mo? Pagka ba isinilang, doon ka palang ba nagpaplano ka? Ito yung bibili kong damit. Okay? Ito yung bibili kong ano. Dito ko sa bibigyan ngayon ng pangalan. Okay? Nagtititigan pa lang kayo. Okay, na may pangalan na nga eh. Ito yung pangalan ng ating magiging bunga. Okay? May pangalan na nga eh. O kung kailan isinira nga, doon mo pala lalagyan ng pangalan, doon ka palang bibili ng abent na nabibiro. Okay? So, alam nyo, sabi dyan, Ephesians 1:4, you know, sabi dito, long before He laid down earth's foundation, He had us in His mind. No? Bago pa i-decorate at i-design ng Lord ang mundo, nandito na po tayo sa Kanyang pag-iisip. Amen? Sabi nga nun, had settled on us the focus of His love. Nasabi niya, nasa isip na tayo ni Lord na itong tao, ito, na ilalagay ko dyan sa garden ko sa earth, ay pagpapadamahan ko ng aking pag-ibig. He is the focus of my love. Imagine. Makapagka kayo ba yung napangasawa ninyo nung nakita ninyo? No, di ba parang kahit hindi nyo nakikita, may focus pa rin eh. No? Nakangiti ka, natutugod ka. No, di ba? Kasi naalala mo yung mahal mo. Amen? Ako, pagka kumakain sa kainan na hindi ko kayang kainan, okay, at sinasama ako, naaalala ko yung anak ko eh. Okay. Yung asawa mo, naaalala mo din ba? Okay? Naaalala ko. Yung anak ko, yung asawa ko. Sabi ko, ano kaya ang kinakain nila ngayon? Kaya minsan kung nasa, kung kailan nasa buffet, konti akong kumain. Eh, dapat madami. Kasi naaalala ko sila. Pero minsan, may message ko, sabi ko, nandito ako saan? Naaalala ko kayo, kumakain ako. Ano kinakain nyo dyan? Di masarap. Praise God. Ginanahan din ako. No, kasi masarap din yung kinakain. Amen? Hallelujah.
Ganun ba kayo? Oo, pag kumakain kayo, naalala niyo lang yung anak niyo, hindi yung asawa niyo. Amen. Ako, pag kumakain ako, naalala ko yung asawa ko. Naalala ko din yung anak ko. Kaya hindi na ako sanay pumunta ng mall na hindi ko sila kasama. Parang lang, ah, sumindig. Parang ganun eh. Dati, sanay ako mag-isa. Okay? Ngayon, parang gusto ko lagi sila kasama. Hindi ako makakalis ng, parang lalagdagin ako pagka isang araw kung hindi sila makita. Sinubukan ko eh, umuwi ako sa amin sa South. Nung pag-uwi ko, ay doon pumalo, nag-shoot yung bibig ko ng 170 over all. So sabi ko, bakit niya ako nagkakaganito? So sabi ng mga kapatid ko, welcome kuya to the club. Kami at the age of 23, mataas na yung bibig namin. Ngayon ka lang tumaas na yung bibig ko. Sabi ko, praise God, hallelujah, mabait ang Panginoon. Amen? At nakakatuwa ang Panginoon, hindi po yung bibig. Kung hindi, tayo po ay focus ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So, to be made whole and holy by His love. Ano po ang nagpapabalan sa atin? Yung sabihin po natin, Christian way of living, yung practical way of living, no? Na lumakad ng may kabanalan. Sinabi po dito sa ating talata ay dapat maintindihan natin, ikaw ay milik na ang Diyos. The purpose of His love and His holiness. You are the reflection of God's holiness and God's love. Ito yung identity natin. Sa tingin mo po ba nagkamali ang Diyos na isulat na ito? Hindi, amen? So, larga na po tayo, amen? Larga. So, sa susunod na slide, accepted. We are chosen, Ephesians 1:4. Okay? Personal, pinili tayo ng Panginoon. Para nagpunta siya sa lugar ng kamatisan at siya mismo ang pumili. The law was given to Moses, but Jesus came personally in us. And He chose you. He chose you to be His own. Amen? Amen po ba? Amen. In Christ, identity. Pero, okay? God's view of me in Christ. Because Jesus made me acceptable, Titus 3:7, tinili tayo ng Panginoon better than we deserve. He made us acceptable to God and gave us hope of eternal life. Tinili yung epekto ng pagbibigay ng buhay. Pati eternal life natin kasama. Amen? Hallelujah! You are accepted not only dito sa mundo, but eternally, you are accepted. Amen? Hallelujah! Tanggap ka ng Panginoon. Amen? Huwag muna ngayon. Amen? But I know we are accepted. Amen? In the coming days of Jesus. So, pag nag-rapture, by grace, we are accepted. Amen? In my next slide, sabi pong gano'n ang Ephesians 1:6, He made us accepted in the beloved. Ang ibig sabihin lang po niya, with all our sins and weaknesses, we are not cast aside as worthless. Kaya ka-accepted, hindi kanya tinignan na chump lang o na walang buhay. Tinignan ka ng Panginoon na unique. You are unique. Amen? Hallelujah. Because you are extremely loved by God, you are extremely priceless, you are extremely valuable, you are holy. Dati yung salitang holy, talagang parang tatamaan sila ng kita pag sinabi nilang holy sila. No, ngayon, talagang because of Christ, you are holy. Amen, people of God, belonging to God. At ang question then is, who owns you? Sino ba ang bumili sa'yo? Sino ba ang nagmamayari sa'yo? Sabi ng Deuteronomy 7:6, you are His treasured possession. Halimbawa, bumili po ako ng cellphone. Ang halaga ng cellphone ay 6,500. O 5K na lang, 5,000 yung halaga ng cellphone. Pag binili mo yan, minsan ang tagal mong pinag-iisipan, 3 oras kinakabot ka sa mga kung talagang bibili mo. Nakahanap, matibay ba ito? Anong brand yan? Meron ba kayong yung brand na matibay pero yung presyo ay ganito lang? Di ba ganyan tayo? Talagang lulupin, mura, matibay. Okay? Alam mo yung pag pinako ng matibay, hindi na babasa, matibay, gorilla glass. Nung pinalakot, nahate. Palakot, matibay, matibay. Hindi na yung sento. No? So, kwento po nung araw yun. Okay? So, ano ang halaga ng cellphone? 5,000 binili mo. Okay? Ngayon, binili mo na yung cellphone.
Ano na ang halaga niya? Okay? Ano na ang halaga ng cellphone? Nung tinignan mo sa mall, 5,000. Pero nung ikaw na may-ari, ano na halaga niya? Hawak ng anak mo. Inagis-agis. Teka, isang taong pinag-ipunan ni daddy yan. Inipit-ipit niya yung kinain para na makabili. Teka. So parang halaga na ng buhay mo. No? Pero ang halaga niya lang talaga, 5K. Amen? Sino dito naniniwala na kayo ay pagmamay-ari ng Diyos? You are God's property. You are people belong to God. Kaya ang halaga mo, hindi 5K. Alam mo yung asset mo sa buhay, hindi yan yung halaga mo. Yung mga bank account mo, hindi yan yung halaga mo. Ang halaga mo, kung sino na ang nagbayad sa'yo. Amen? Who owns you? Kaya yung halaga natin ay nababalitin kung sino ang nagbayad. At I have a good news. Hindi lang po ito secret news. Si Jesucristo ang lahat nagbayad ng ating pagkukulang. Kaya ang halaga mo ay kasing halaga din ng Panginoon, Jesucristo. Imagine that. You are His precious possession. Amen? Kaya nasabi dyan na you are extremely valuable. You are one of a kind, no? According to Joyce Meyer, you are extremely valuable. So, hindi niya hinahayaan bumagsak ang mga ibon sa lupa sa ipapawid. Okay? Sa Luke 1:27. In 1 Corinthians 7:23, you are extremely valuable because of Jesus. How much you worth? No, kaya tingnan natin na hindi tayo dyan. Mahalaga tayo. Amen? Okay? You are once a people of God, but now you are a people of God. Dati hindi, ngayon, tao ka na ng Diyos. Amen? Jesus identified with you. Hindi siya nahihiyang tawagin kang kapatid. In Hebrews 2:11, imagine pag nasa heaven tayo, sasabihin ni Lord, "Hi bro! Sis! Musta?" Okay? That is Jesus. Di ba? Sabi niya sa Hebrews 2:11, "Because we are accepted, so now Jesus and the ones who makes you holy, ginawa ka niyang banal, have the same Father, isa yung tatay natin. That is why Jesus is not ashamed to call you then His brothers and sisters." No, imagine. Hallelujah. Kaya sabi ko sa mga taga-sanlakin, "Okay, pastor niyo ako pag nandito sa'yo, okay, sa pulpito. Pero pag mababata, kuya-kuya, ate-ate lang tayo." Okay, mga kapatid tayo sa Panginoon. Okay? Although, kung talagang pinto tawagin ako pastor, hindi pastor. Kung hindi naman, yung parang na, "Pastor." Baka sa pag sabi, "Pastor," parang ayaw nang lumapit. Pero si pastor. No? Di ba parang ganun? Kaya pag natura lang, pag natin, "Oh, kuya." Pagka nag-ooperate sa ministry ng Panginoon, "Pastor." Amen? Because Jesus wants to be identified with you. Amen? Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, ginagamit lang po just to lead people. Pero ang totoo, pantay-pantay po tayo sa Panginoon. Ganun yun po yung daliri nyo. Ayun, pantay-pantay. Lumang illustration na po yun. Amen. Kasi pag hindi pantay-pantay ang pagdumampot ka, imagine hindi pantay-pantay yan. Di ba unique? Hindi pantay-pantay, pero pag dumampot ng kanin ng pagkain, pantay-pantay na siya. No? That is uniqueness na ginawa sa atin ni Lord. Imagine yung butas ng ilong natin nandito, pag nag-backstroke kami, iba yun. Malulunod ka pag nandito yung butas ng ilong mo. Kaya dito nilagay ni Lord eh. You are unique. Amen? Hallelujah! Okay? Parang hindi kayo naniwala doon. But anyway, hindi naman talaga totoo yun. Ang totoo ay nandito yung ilong natin. Amen? So kaya nga sabi ni Paul, "I'm not ashamed to preach the gospel of Christ because this is the power of God unto salvation." Kasi hindi niya ako ikinahiya. Tinawag niya akong bro, tinawag niya akong kapatid. Jesus wants to identify with me. Sino yung kasama ni Jesus sa tax collector? Di ba yun si Zacchaeus, BIR agent? Daming kinulimbag na meron. Bakit nandun si Jesus sa bahay ng harlot, ng woman? Bakit sa nakikikain sa mga makasalanan? Because Jesus wants to identify with them, not as sinner, but as Savior.
sa Google, Jacob's Well, di ba? Pagsalubong niya yung babaeng, oo, alam ko. Ang kinakasama mo ngayon ay hindi natunay. Nagulong siya. Okay? So, tinaong na tanghaling tapat kasi ayaw siya ipahiya ng Panginoon. So, nagkaroon ng encounter with that. Amen? You are eternally loved by God. Unconditionally. The love of God is unconditional. Pag sinabing unconditional, hindi last. Kasi akala natin yung salitang last, ay yung gumagawa lang po ng mga lustful things. So, alam niyo na yun. Okay? Alam niyo po ba, yung love ni Lord, pag sinabing unconditional, it is not last. Hindi nakabase sa ating performance. Kasi yung love ng mundo, last yun. No, pag pinerform ko to, o kaya mo kumahan, minahal kita. Okay? Dahil maganda ka. Minahal kita dahil conditional. May last eh. May nakita sa kagandahan. Eh kung kumupas yun. Okay? So, hindi mo lang siya mahal. Okay? Naalala ko isang kanta, di ba? Minahal kita sa taglay mong pambihira. No, di ba? Pambihira ka sa Panginoon. You are unique. Minahal ka ni Lord kasi meron kang taglay na pambihira. You are peculiar. Amen? Hallelujah. Then I will close with this. Kilala niyo po si Butchiki? Okay? So nakakatuwa po, meron po siyang article na sinulat, Who Validates Me? Who Validates Me? Bisa, saan mo kinugugot yung iyong identity? Ang taong ito, sabi niya, I'm too fat. I'm too short. My nose isn't right. My muscles aren't big enough. Sabi niya, hindi naman ako mukhang mato ni Idol at laging nag-fitness gym. Kasi sa Amerika, he is an Australian preacher, evangelist. Siya po ay laman at siya po ay spokesperson ng mga conferences sa Amerika. Si Nick, okay? Hindi ko mabanggit yung si Nick. Bugbug sisi. Okay? So, sini. Okay? So, sabi niya dito sa article niya, nag-travel siya around US. Okay? And I find that so many girls and guys are unhappy with the way they look. No, ang taong nakapokus ngayon, yung mga kabataan, ang buong Dabbercats at Madlang People sa kanilang looks. Okay? Tapos, they absolutely plagued by a poor body image. No, nakatali ka lang sila sa kanilang poor body image. So, their appearance just doesn't measure up. Okay? Ito po yung mga na kanya pong mga nahalubilo. We all know the problem, no? The movie stars, binanggit niya, yung mga celebrity, the athletes, and the models, the so-called people set the bar so high that sadly aged person can never reach it. Mataas ang standard po ng Hollywood para mapabilang ka at maklarify ang buhay mo. Dapat sunod ka sa trend. Yung buhok mo ay katulad ni Delilah. Okay? So, laging may kulay ko. Anong usong kulay? Ganun din yung kulay ng buhok mo. Then, ang tawag niya dito, I call it epidemic of insecurity. Okay? At na-found out niya, maraming mga kabataan, sabi dito, teens and young adults are bombarded with media images. Nagkakaroon po ng digital identity ang mga kabataan. What they should be and now they should look. Laging nakatingin sa kanilang mga sarili. Okay, ito po ay recent study in 2017. Yung edad na grade 5 to 12 ay nagkakaroon po ng ganitong stress problem sa ibang bansa, sa Amerika. Grade 5, imagine. Nakatingin sa kanilang natural posture, sa kanilang pangangatawan at itsura. Kaya, tragically, sabi niya, they sink down into their spirit and destroys their self-esteem. Nasisira at hindi nila nakikita yung sarili nila papano sila nilikha ng Panginoon. Kaya po ay, certainly siya po ay nakita niya yung mga pain, sabi dito, nakita niya po sa school,
yung naranasan niya dati na siya rin ay pinagtatawanan, siya po ay itsura ng kapatawanan, nabubuli din siya. So this issue is close to my heart. Sabi niya, alam niyo mga young people, close yan sa akin. Imagine ako, walang kamay, walang paa, mukha akong penguin pag gumaganon ako. Pero nag-scuba diving ako, sabi niya. Tumamalun ako sa aeroplano at nagpa-parachute ako, nagda-dive ako. Kaya, ang sekreto sabi niya, who validates you? Kunin yung validation mo in Christ. Your identity is in the Lord Jesus Christ. Huh? Ito po yung sabi ni Nick. At ito rin po yung sinasabi ng Panginoon. Amen? So, kaya, ang validity natin, huwag natin kunin sa sinasabi at opinion ng iba. My conclusion is, look intently on the inside of you. Okay? When your life seems to be very discouraging, go back to your true identity. What God is built of you. You are wonderfully made, accepted in the beloved. Amen? Extremely valuable and eternally loved by Jesus. Tumayo po tayong lahat and let's pray.